pambansang pulo ko, yata ko'y laging handa. Hatid ko lamang ay saya, miski na bata matanda. Kung madami mang problema sa buhay, What's up? Hi there mga Krulokas, and welcome to another mukbang video. Martes, kanya urong ko dito. Ayan. Namiss ko si Martes, ano? Ang tagal ko hindi siya nakasama sa mga video. Well, he's excluding me. No, of course not. But you know what? Oh my goodness, today was a very stressful day for me. Well, ito mga kaibigan. Alam nyo naman, nakita nyo naman siguro yung intro kung ano ang kakainin namin. This will be our first time to eat Flamin' Hot Cheetos Burrito. Must be spicy. Wow. I think you need a fork. Tingnan mo. Mm-hmm. Can't even. Masarap siya. It's very good. Masarap. Masyadong malasa. So, if you're gonna ask me, how do I handle stress? Most of the time is eating. Ikaw naman, Marites, ang tatanungin ko, how do you handle stress naman? Kasi sa akin, basta may food, stress is gone. Ikaw? Ako, I get out of the situation, tapos I go online, and I just start browsing. Doesn't mean bibili ako, I'm just browsing just to get my mind off of the stress. Pero kapag meron po siyang nagustuhan, ako po ang kinakalabit niya. Whatever. Kaya ayaw ko po siyang na-stress mga kaibigan. And ano pa, I also like to get facials para ano, relaxing. Facials. Mm-hmm. And not only that, dahil meron pong ano, there's a new product from Skin Magical is right next to me. This is called Rejuvenating Set. So, and you can add this to your skin regimen. It's a set. So, una ito. This is rejuvenating soap. Rejuvenating soap. And then mayroon ding kasamang sunblock. Oh, 'di ba? Pag ibig sabihin noon kapag kagaya ko kanina, I was like all over the place and it's so hot. So, use this one. There. Ito naman ay rejuvenating cream. There. Ayan. Yeah, marami pong laman kasi nito. Kasi it's a set. Yeah. Age-defying collagen cream. Wow, that's good for your skin. I guess it makes it tighter. Oh, helps talaga? It. Yeah. So hindi mo na kailangan magpa-botox. Ganun, magiging tight. It helps. Oh, yeah. Kaya magandang gamitin. And then, ito naman ay ang... Toner yan. Rejuvenating facial toner. That's good for your skin also. Oh. So, ito maganda kasi it's a set. Nandiyan na lahat. So, kapag kayo ay nai-stress, you can also use this one, di ba? Mm-hmm. Yeah. Kasi lahat naman ng laman nito ay nakakawala ng stress. Pero alam mo, Marites, na-stress talaga ako sa kwento ng ano. Kaya isa pa yun, kung bakit ako nai-stress, kasi na-stress ako din sa kwento ng kaibigan kong nurse. Sabi. Sigurado ka gusto mo lang, baka ma-stress ka din. Kasi nga ganito, yung kaibigan ko kasi nurse siya. Nurse siya sa isang facility. So itong facility na ito, very bonggaseous. So tuwing meron siyang ma-admit, yung may-ari, babae po yung may-ari, trinitreat niya yung mga mayayaman ng ano, parang VIP. Yeah, VIP. So, yun na nga. Let's get to the point of this story. Talagang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. Okay. So, meron silang in-admit kanina. Mm-hmm. Sabi ng kaibigan ko. And, nakita daw may nagsabi daw na yung in-admit nila is taga Montecito. City of Montecito. So, explain to them kung gaano ka bonggaseous ang mga nakatira dyan sa City of Montecito. Okay, yung Montecito, it's next to Santa Barbara. Montecito is a very rich place. That's where Oprah Winfrey lives, Ellen DeGeneres, tapos yung mga royal, ano sila, sino yan?
Meghan Markle and Prince Harry. That's how it is. That's how bonggaseous that place is. So, siyempre, yung mga ari, nung nalaman niyang taga Montecito, yung inadmit, ay, oh my goodness. Sinabi niya kaagad, dalhin niyo yan sa Station A. Oh. Station A kasi mga kaibigan, that's where parang yung itsura is a 5-star room. Tapos yung bed niya is water bed. Okay. Water bed. I don't think it's good, but okay. Basta eh, bonggaseous yung facility na yun. Tapos sinabi niya dun sa nurse, sabi ng may-ari, taga Montecito yan, kailangan ninyong asikasuhin. Dahil syempre mapera kasi taga Montecito daw. So sabi, dalhan nyo siya ng bouquet of flowers. Yung magagandang bulaklak, yung mga mamahaling bulaklak. Tapos sabi, at saka dalhan nyo din ng basket of fruits. Okay. Yeah, the most expensive fruits that you can think of. Okay. Tapos, inassign pa niya ng sariling chef. Oh my God. Oo, inassign niya yung sariling chef. So sabi niya dun sa chef, sabi ng may-ari, you better ask him what he wants to eat every time he's hungry. At kung ano man yon, iluto mo kaagad. Okay. Sabi. O, tapos, syempre, yung nurse, yung kaibigan ko, tatanga-tanga kasi. So, tinitignan nila yung chart. Yung ibig sabihin, yung information nung inadmit nila matandang lalaki. So, habang tinitignan niya, ay, my goodness, nagulat siya. Nagulat siya. Pinuntaan niya kaagad yung may-ari ng facility. Sabi niya, Mrs. Ano, ay, hindi ko na sasabihin yung pangalan. Mrs. Ano, alam mo si Mr. Ano, yung inadmit nila, si Mr. Sabi niya, bakit? Hindi pala siya taga City of Montecito. Taga saan siya? Taga saan siya? Sabi niya, taga Montecito Street. So ayun, siyempre, nagulat yung may-ari ngayon yan. Bakit? Kasi akala niya, taga City of Montecito. Taga Montecito Street lang pala. Oh my God. Ano yan? What is that? Wala, it's just a regular, regular place na merong Montecito Street. Tapos, anong sabi ng may-ari? Galit yung may-ari. Parang ano nga siya, nag-urumintado nga siya, galit na galit siya. Ang tanga-tanga mo talaga, sabi niya. Ay, inutusan ka agad siya, sabi. Ikaw ha, yung nilagay kong bouquet of flowers, tanggalin mo. Sabi niya, ano pong ilalagay ko doon? Lagyan mo ng cactus. Sabi. And what happened to yung mga fruits? Yung fruits nga, sabi niya, paano po yung basket of fruits? Iwan mo yung basket, kunin mo yung mga fruits. Tapos sabi niya, dalhin mo sa Station B yan. O diba nasa Station A siya, dinala nila sa Station B, naka-wheelchair. Sinalpak na ganyan yung matanda, kawawa, sinalpak na ganyan yung matanda. Dinagay sa ano. Alam mo ba kung ano yung Station B? Ano yun? Walang kama, doon kasi saig matutulog. tapos yung chef, madam, I'm already cooking for Mr. Sabi niya, wag mo siyang ipagluluto. Nagugutom po si Mr. Magluto ka ng lugaw. itong he ordered wine also. Sabi, punyeta, anong wine? Ikuha mo ng tap water, ang dami dyan sa banyo. Sabi. Kawawa naman yung matanda. Oo, kawawa naman. Buisit talaga yung may-ari niya, mukhang pera. Grabe. Dahil hindi taga City of Montecito yung pasyente, taga Montecito Street pala, pinatanggal niya lahat ng mga linagid sa kwarto. Kaya yun, na-stress ako sa kaibigan ko. Alam mo ba kung bakit ako na-stress sa kaibigan ko? Bakit? Ang tanga-tanga kasi niya. kung ikaw makarinig nun, hindi ka ba may stress? Oo nga, kawawa naman. Kawawa naman yung matanda. Sabi niya, tanggalin mo yung bouquet of flowers, sabi niya, lagyan mo na lang ng cactus. Ang bastos. Tapos yung mga fruits, pinaalis niya, binaiwan lang niya yung basket. Aminin naman namang matanda yung basket. Tapos dadalhin niya sa Station B, walang kama.
Jela ikamon pag pagiladan na jela ay. Tapos papainumin niya ng tap water. Sabi niya kumuha ka ng tap water sa banyo, ang dami-dami. Tapos siyempre nagpaluto eh, sabi kasi ng chef eh, oh I can cook whatever you want. Oh siyempre nagpaluto ng steak. Mm. Oh pinatigil din ng may-ari. Wag mo ilulutuan ng steak 'yan. Lutuan mo ng lugaw. Grabe. Dami mga ganyan po kasi mga facility. Basta alam nila mayaman yung ina-admit nila. Ay nako. Siyempre mapera kaya siyempre dapat they have to really take care of the patient. Yeah, but it's not fair. No matter, ano. Basta rich or poor. Pag ikaw tumanda, hindi kita dadalhin doon.